Good morning mga kabalyero! Magandang buhay sa inyong lahat. Guys, ako'y maglalakbay at meron akong pupuntahang bayan ngayon. Kaya samahan niyo ko sa bayan ng Dolores Quezon! Ayan na ako sa Dolores Quezon, mga kapatid, mga kabalyero. Ayan ang simbahan ng Dolores. Nandito ako ngayon sa Dolores Quezon, mga kabalyero. At yan naman ang kanilang palengke. Ang pamilihang bayan ng Dolores Quezon. Yan ang kanilang palengke. At dito naman sa katapat ng bayan nila, ng palengke nila, ay ang kanilang tourism building. Yan ang tourism building nila, guys. Yan. Salamat mga kabalyero. Ako'y magpapahinga muna at medyo malayo ang akin nilakbay. Hello mga kabalyero. Ito na. Ayan ang aking kabayo. Dito muna ako nagpahinga sa simbahan ng Dolores Quezon, malapit. Pero may pupuntahan ako dito, guys, na isang lugar sa Dolores Quezon. Mamaya papakita ako sa inyo yun, guys, kung ano bang meron dito sa Dolores Quezon. Dito rin kasi matatagpuan ng bundok Banahaw, ang mystical mountain of the south. Yeah. Ito kayo dito sa Dolores. Ito mismo ang bayan ng Dolores. Kanina kasi na, sumahan yung araw sa aking cellphone, guys. Mamaya, o kaya bukas, pagkagaling ko dito sa aking target location ay babalik ako dito sa simbahan ng Dolores. Salamat mga kabalyero. Pupunta muna ako dito sa ating target location. God bless. Hello mga kabalyero. Ito na ako sa Santa Lucia. Ayan, nakalagay I love Santa Lucia. Yan ang una kong location na pupuntahan dito sa Dolores Quezon. Tama naman, napakaganda at napakasariwa ng lugar na to. Kasi guys, ito ay parte ng bundok Banahaw, ang Santa Lucia. Marami pa akong pupuntahan dito sa Santa Lucia. Tingnan mo naman yung likuran, guys. Yun naman, nakikita nyo sa likuran na bundok, yun naman ay ang San Cristobal. Yan guys, oh, kita nyo naman, sariwang-sariwa ang Santa Lucia. At yung pinaka, ayan yung mga sa likod kasi ako, guys, oh. Ito naman ay ang kanilang Santa dito sa Dolores Quezon. Ay dito sa Samay Santa Lucia. Ayan guys, ayan ang kanilang Santa Lucia. Mahal na Birheng Santa Lucia kung tawagin nila yan dito. Ayan, sa bundok Banahaw. Ayan ang kanila. Salamat mga kabalyero. Hanggang sa muli. Magpipicture pa ako pa ng iba pa sa inyong mga lugar dito sa Dolores Quezon. Ayan na, andito na ako mga kabalyero. Tignan nyo kung ano makikita ko, ha. Ano nakalagay? Ayan, welcome Barangay Santa Lucia to Santa Lucia Falls. Ayan, tapos yung diretso naman na yon, guys, ayun yung papuntang Kinabuhayan. Target ko din yon. At papunta ako dun sa yun yung bundok Banahaw. Kaya lang masyadong maano pa yung araw, guys, eh. Masyadong maano yung araw, guys. Yun yung bundok Banahaw na pupuntahan ko. Sa may iba lang naman ako sa may Kinabuhayan. Yan. Salamat mga kabalyero. Hello mga kabalyero. Ito na. Andito na tayo sa bundok Banahaw. Ito ang tinatawag na Santa Lucia. Ayan. Diba? Lakbay tayo. Ayan, eh. Sariwa, kapaligiran mga kabalyero. Yan. Ito ang tinatawag na Santa Lucia. Dito nagsisimba yung mga manggagamot, yung mga namamanata sa bundok Banahaw. Ito ang unang-unang dadaanan mo pag ikaw ay pupunta dito sa bundok Banahaw. Yan. Ay, lakbay tayo. Yan, guys. Ngayon naman sa iyo, sa iyo.
Ito naman guys, yung tinatawag nilang santong lugar. Dito ang pintuan papunta doon sa mga pwestuhan dito sa Bundok Banahaw. Yan. Ito. Yan, no? Yan guys, yan. Isampung utos ng Diyos. Tapos dito, pag ikaw ay nandito, magtitili ka ng kandila. Siyempre, yan ay respeto mo sa mga taga-Bundok Banahaw. Yan. Bago ka dumiretso doon sa may tinatawag nilang Jerusalem na presinta at saka presintahan, yun, doon. Tara, puntahan natin guys. Para matuklasan nyo kung ano ba ang meron dito sa Bundok Banahaw. Yeah, no? Tignan nyo naman guys, sariwang-sariwa ang kapaligiran. Yeah, no? Wow, wow. Marami tayong target location dito guys. Kaya abang-abang kayo mga kabalyero, kabalyera. Yeah, no? Papasok na tayo sa loob. Nakakahingal pero sariwa-sariwa dito. Pag ikaw ay lumanghap dito, naku po, apakasarap ng simoy ng hangin. Sariwang-sariwa. Napaka-fresh ng lugar na to. Yan, may triangle pa. Oh. Yan. Ito na. Pasok tayo sa loob ng tinatawag nila itong Santa Lucia. Dito rin matatagpuan ang Jerusalem, ang presintahan, ang kabanang tipan. Dito naman mga kabalyero ay ang Jerusalem. Ito ang simbahan na tinatawag nila dito, ang altar ng Jerusalem. Yan. Punta tayo dito. Guys, dito, pag ikaw pumupunta, respeto mo rin. Kagaya ng sinabi ko sa una, yan, magtitiri ka ng kandila dyan. Tingnan nyo naman gano'ng kasariwa. Ayan. Ang kalat dito, dahon ng mga lagas. Wala ka masyadong makikitang kalat. At natulad niya, tingnan nyo naman yung ibang pumapanik dito. Balat lang ng candy, hindi pa maano. Ayan. Tingnan nyo, meron ako inabot ng mga nakatirik na kandila. Ayan. Kaya sabi ko nga sa iba, respeto natin ang bundok, ang kalikasan. Ayan, lipat naman tayo ng ibang lugar. Ayan, oh, Jesus, Jerusalem. Tignan nyo naman kung gano'ng kasariwa yan, guys. Naririnig nyo ba yung mga huni? Guys, punta naman tayo sa tinatawag nilang presintahan. Ayan. Ayan, guys. Kita nyo naman guys, oh, papabalang hindi mo iingatan ng kabundukan. Pag ganito naman halos virgin forest pa yung lugar, okay, pagtulungan tayo pag tayo nasa bundok. Maging isa tayo sa mga kasangkapan na proteksyon. Buto may aso guys, oh, yan ang tinatawag na ano, asong gubat. Tingnan nyo yung kulay niya, kakaiba diba guys. Yan, asong gubat yan, asong bundok. Dito, pwede mamuhay yung mga wild animals, mga unggoy, mga gandang ibon, yan. Yan, papunta naman yan ng tinatawag na kalbaryo. Pero hindi pa ako siguro makakarating doon guys kasi kagagaling ko lang. Punta lang muna ako sa presintahan, tsaka doon sa tinatawag nilang kalbaryo. Hello, hello mga kabalyero. Ito tayo ng presintahan. Tinatawag nilang presintahan. Yun ay para siyang isang kuweba na papasok ka dun sa loob, pagkatapos ay magdarasal ka at hihingi ka ng pahintulot o paalam dito sa kabunduan. Diba sariling panalangin ba na ikaw ay maglilibot o bibisita sa lugar na ito, ito sa Bundok Banahaw. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ang Bundok Banahaw ay Mystical Mountain. Kaya nga binansagang itong The Mystical Mountain of the South, ang Bundok Banahaw. Yan. Kaya kita nyo naman, gano'ng kasariwa yung lugar na to.
Pero siyempre, dapat guys, pagpapalik ka dito, eh, medyo healthy ka ng konti. Pero may mga sakit dito na pumapanik, guys. Pinipilit nilang marating ito. Kasi pagkatapos daw ng kanilang paglalakbay dito, ay parang nababawasan o natatanggal ang mga sakit na nararamdaman nila. Uisipin mo yun, guys, ha? Sana may ma-interview akong ganun. Para maipakita ko sa inyo. Maghanap tayo ng mga pwedeng ma-interview dito sa Bundok Manaha na ganun ang naging experience dito sa Mystical Mountain of the South, ang Bundok Manaha. Guys, tingnan nyo naman ang nakasulat. Mahalin ang kalikasan para sa kinabukasan. Tapos, dito, sa pwesto na to, yan, makita nyo ba yun, yung kuweba? Yan, pasok tayo dyan, guys. Yan ang tinatawag na presintahan. Dyan, bago ka pumasok, magkiri ka ng kandila dito. Magpaalam ka na ikaw ay papasok sa loob ng kuweba. Yan yung loob ng kuweba. Kaso guys, hindi ko pwedeng i-video yung loob. Papasok lang ako pero papatayin ko na rin yung aking camera kasi pinagbabawal yan dito talaga. Sabi ko lang yung bungad lang ng kuweba ang aking i-video. Ayan, tingnan niya may mga santo siya sa ibabaw. Ayan. Yun, may mga tao doon guys. Oh. Yan, mga namimwesto yan. At sigurado ako yung iba dyan ay mga manggagamot. Kasi halos dito na rin tumira yung ibang manggagamot na namamanata sa Bundok Banahaw. Yan guys, pasok tayo sa loob. Tapos, bago ako magdasal, syempre, i-off ko na yung aking camera. Baba muna. Yan guys, baba tayo. Dito na ako sa loob ng kuweba. May Maria po rin yun, kasi yun yung tinuro sa akin ng mga manggagamot. Kapag papasok ka ng kuweba, ibanggitin mo raw yung salitang Ave Maria po rin. Nandito na ako sa loob ng kuweba, guys. Ayan. O paano, mga idol? I-off ko naman yung aking camera, ha? At bawal talaga dito. Sunod lang tayo sa patakaran ng kabundukan. Guys, nandito ako sa loob ng cave ngayon. Pagbaba mo dyan guys, merong isa pang kuweba doon sa loob. Ay, kaya lang, bawal din akong mag-video doon. Kaya, ayan, hanggang dito na lang muna tayo mag-video. Ayan. Tingnan nyo naman, papasok ka sa loob ng kuweba. Siyempre, dapat buo ang pananalig mo sa Panginoon dito. Dati natatakot ako pag nandito ako sa loob ng kuweba. Unang mga panig ko, pero ngayon hindi na. Kasi nga, nasanay na rin ako. Ito guys, lalabas na ako sa kuweba. Ayan. Aray ko, Diyos ko, Lord. Salamat po, Panginoon. Ay, siyempre, mag-ingat po kayo dito kasi nung unang panig ko dito, nauntog ako guys. Ang sakit. Siguro, baka din ano lang ako ng mga bantay na hindi natin nakikita sa loob ng kuweba. Yung iba kasi hindi naniniwala, pero siyempre may kanya-kanya tayong paniniwala. Tulad na sabi ko sa inyo, eh, respeto natin ang paniniwala ng bawat isa. Yan, labas na tayo ng kuweba. Yan. Nandito na ako sa labas. Yan, nagtitirik ng kandila. Yung bato na yan, yan daw ay isang parang anito. Dito sa, yan daw ang tinatawag na presinta. Diyan mo ipipresenta yung pangalan mo. Dito naman tayo dito sa isang festival. Yung tinatawag nila, parang ang pangalan nun ay Kabanang Tipan. Ay, nako. Sa mga unang panahon, guys, mas maganda rito. Kaya lang, nung panahon na medyo sumikat ang Bundok Banahaw, ay pinanik ito ng mga iba't ibang klaseng tao. Halos hindi na namamanatay pumapanik. Mga nag-i-excursion, iniiwan yung basura. Siyempre, sa dami ng pumanik noon, na ganun ang naging
sistema ay dumumi ang Banahaw. Nagkaroon ngayon ng resolusyon ang mga taga-DENR na isara muna ang bundok Banahaw pansamantala sa publiko. So ngayon, yung ibang lugar dito ay nakasarado na. Yung mga pinuntahan namin dati, yung Kuweba ng Diyos Ama, Cristalino, Suplina, yan ay mga saradong lugar pa. Hindi ka pa pwedeng pumunta dyan, yung tatlong tangke, yung Durungawan. So kung ikaw papanik dito, dito ka muna pwedeng pumunta sa Samay Santa Lucia. Kasi ito ay ginagawa ngang dasalan ng mga manggagamot at saka mga namamanhapa dito sa bundok Banahaw. Yan. O paano mga kabalyero? Update ko ay later ha. Punta muna ako sa may kabanan. Ito na guys. Ito na pala yung daanan papunta sa Kabanang Tipan. Ito ay binansagan nilang Kabanang Tipan. Yun. Ito. Maliit na daanan. Guys, pagpapanik kayo dito ha. Pakiingatan ang mga dahon. Marami kasi dito mga klase ng halaman na hindi natin nakikita sa normal na o doon sa Kapatagan, sa mga city ba, sa syudad. Yan. Ito yung daanan papuntang Kabanang Tipan. Napakaganda rin daw dito guys sa Kabanang Tipan na to. Tingnan natin at tuklasin natin kung ano ba ang meron dito sa Kabanang Tipan. Dito rin to sa loob ng Santa Lucia. Barangay Santa Lucia. Dolores Quezon. Yan, no? Mukhang maganda nga. Bungad pa lang. Thank you, Lord. Ito na. Ayun na, kung ka ba ng tipan, nakikita ko na guys. Pero tignan nyo, napakaganda ng bundok Banaha. Ay, ito. Napakasariwa ng bundok talaga. Yan, dito na ako sa tinatawag nilang Kabanang Tipan. Ay, wow! Ang ganda! Ayun, kaya pala ka ba ng tipan? Ayan. Ito yung Kabanang Tipan. Tapos meron pang papanik doon sa taas. Mamaya tuklasin natin kung ano ba meron doon. Ayan, mga kabalyero, kabalyera, mga idol. Ayan, no? Yung mga pumapanik naririnig ko. Ito naman yung loob. Ah, dito siguro sinasabi nilang pwede kang mag-tent dyan sa lugar na yan pag ikaw ay nandito sa Kabanang Tipan. Ayan, nakalagay yung ano, 10 commandments. Yung. Tara guys, panik tayo dun. Sa taas. Ayan. Dito, panikin natin kung ano ba meron dito sa taas. Yung mga narinig akong tao. Kala ko ako lang mag-isa dito. Wow! Ang ganda! Wow! O diba guys? Sariwa-sariwa yung lugar. Ayan. Yung imahe ni Jesus Cristo. Ayan ang imahe ni Jesus Cristo ng pagkabuhay. Tapos, may harang. Oops, yun na. Kapaligiran. Grabe, nature. Green na green. Yun. Yun naman, si Mama Mary. May rainbow. Ang ganda. Ganda naman dito. Ito ang tinatawag na Kabanang Tipan. Yan no, si Mama Mary guys.
Doon sa mga Katoliko, ang tawag nila dyan ay kagaya namin, si Mama Mary. Ikot natin yung camera. Diba, guys? Tingnan nyo naman. Green na green. Wow. Ang ganda.